Hello YouTube boss Rino, welcome to my channel. So dahil hindi ko napanood yung first quarter, second quarter, third quarter ng laban ng Boss Buds. So nung nakaraan, fourth quarter na napanood ko eh. So eto titignan natin yung highlights ni Kyle Ochabo doon sa laban na yun. Dahil ang dami nagsasabi sa akin, ang ganda daw ng nilaro ni Kyle doon nung first quarter, second quarter, or third quarter. So tatatrahin natin si Kyle. Bago matrahin ay bago sa kumakita kung paano yung mga ginawa niya doon, di ba? So ito, Pinoy Hoops, subscribe nyo. At marami silang highlights sa mga ganito. So ito, try natin si Kyle. Bago ba try na iba? Nice! Yung natatanda ko yung sinabi ni Coach Bob dati na kailangan niya ng threat sa labas para mas mahusay siya pumasok. Mas magiging maganda yung pagpasok niya kasi siyempre luluwag yung depensa ng kalaban kasi may outside siya. Pero nakita ko kasi nung nasa Cebu pa lang to, mahusay niya talaga shooting nito eh. So lalo dito, lalakas pa lalo, gaganda pa lalo shooting nito kasi diba, araw-araw sila nagpa-practice ng shooting. Yung isa kong maganda kay Kyle, kahit point guard siya, nakikita nyo rumi-rebound siya. Diba? Nakikipaglaban siya sa ilalim. Diba? Ang tapang niya, parang siyang Westbrook. Sayang nga, medyo maliit lang si Kyle eh. No? Nice! Ooh! Grabe mata talaga itong batang to. Oh? Alam niyo yung pasang chamba? Oh, misa nangyayari din sa akin yun eh. Pag pumasok ko sa loob, pag nagipit ako, tsaka pala ako hahanap ng pasa. Oh, misa ganun ako dati, lalo nung bata ako. Pero si Kyle, alam na niya na pag nagipit siya, alam na niya kung nasan yung bantay niya. Magkaiba yun eh. Kanya-kanya tayo ng skills. Magaling siya sa gano'n. Pag pumasok siya, alam na niya yung option niya kaagad-agad. Kaya ang bilis niya mag-react eh. Kaya ang gaganda ng pasta niya. Iba kasi yung pag pumasok ka sa loob, pag nagipit ka sa ere, tsaka ka palang hahanap ng papasahan, pag na-chambahan mo, oh, libre yung kakampi ko, pasa. Di ba? Marami yung mga gano'n. Pero si Kyle, pag pumasok siya sa loob, alam na niya kaagad kung nasan yung mga kakampi niya. Kaya ang gaganda ng pasa niya, parang hindi ala chamba. Tsaka ano siya, upesa, depesa. Nice! Nung simula na dumating si Kyle, sobrang gumanda na ang upesa ng juniors. Pansinin nyo, lahat, si Kenneth madalas na nakakatanggap ng bola sa magagandang posisyon, di ba? Si Josh, lagi na din nakakatanggap ng bola at nakaka-score na, di ba? Oh my God! Hirap kalaban itong batang to. Sarap kakampi, ang hirap kalaban. Upesa depensa. Nakikita ko talaga sa kanya si Steve Nash. Putang ina. Nice, jamba. See? Putang ina. Si Kenneth. Simula, ngayon ko lang talaga nakita si Kenneth na sobrang nagiging effective sa opensa. Dahil kay Kyle. Eh, biruin mo naman. Pag iniwanan mo si Kenneth, dumobol ka kay Kyle, tapos na iwanan mo si Kenneth, at nakatanggap niya sa paint area, nakaw! Magkakagulo na mundo mo. Yan ito. Putang inang pasa yan, oh. Wala. Alam niya, sobrang idol ko si Steve Nash, kaya alam ko yung mga galaw ni Steve Nash. Nakikita ko talaga kay Kyle.
gulang. Ang gulang, may arte rin siya. Nice! Putang ina. Grabe. Oh! Replay. Tang ina mo. Grabe si Kyle, oh. Tang ina. Showtime eh. Lita-lita tao eh, grabe. Agaw, 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 agaw. Oh, more rebound. Layo! Bagang! Kompleto talaga. Pati puso, tapang, kumpiyansa, kompleto yung bata. Tsaka ito, gawin nyo ito yung mga magpo-point guard. Tinan nyo ito pagka-rebound ni Kyle. Tinan nyo ito ha, pagka-rebound ni Kyle ha. Pak! Diba, na-rebound niya. Once na nag-gather niya yung bola, tinan nyo yung mata ni Kyle. Na doon na kagad sa pass break. Diba? Yung ibang point guard dyan, pag-awak ng bola, dribble kagad dyan. Ito, hindi pa siya nakaka-dribble. Nakatingin na siya sa pass break o sa papasahan niya. Diba? Ganyan ang point guard dapat. Ganyan kabilis. Kasi once na na-rebound mo yan at dribble mo yan, konting segundo lang ang makalingat. Hindi mo na mapapasahan yung pumapass break. Konting-konti lang. Pero kung ganyan, ganyang kabilis, kasi pag ganyang kabilis, kahit depensa, hindi pa makaka-react eh. Diba? Kahit depensa, hindi pa makaka-react. Eh kung nandun na yung kakapi mo sa unahan, maibabato mo na kagad. Diba? Oh, hindi pa nadidribble, nakatingin na agad sa papasahan. Oh, na-rebound. Na-rebound talaga, no? Nice pass! Machu, maganda rin laro nito, lalo ng fourth quarter. Nice D! Ilan pala nagiging laro ni Kyle? Konti pa lang, di ba? Pero sa lahat ng laro nila niya, bago pa lang siya dito sa team, ha? Sa lahat ng, halos lahat ng laro niya, pansinin nyo, yung moment na nandun yung mananalo or kailangan ng magagawa para sa team para manalo, nandun si Kyle. Ito agaw, 'di ba? Yung nakaraan, yung puro shoot siya. 'Di ba? Iba siya talaga yung halos nagdadala ng team. Mm-mm. Lahat ng diskarte sa loob, siya yung dumidiskarte talaga ng maganda. Pag kailangan ng shoot, nandun siya. Pag kailangan ng rebound, nandun siya. Pag kailangan ng agaw, nandun siya. Oh, 'di ba? Kinagawa niya lahat para manalo yung team ng ano. Grabe si Kyle. Medyo syempre nung fourth quarter, yung sinabi ko, yung nag-utos si Coach Mums ng gagawin. Hindi niya nasunod, di ba? So, yun lang. Medyo maayos niya, no? Maayos niya, madali naman yun. Isang pagsabihan mo lang yan si Kyle, sigurado susunod dyan na ganun. So, yung sa TikTok, nag-trending yung mga ganyan, yung ganun na pag itinama ako yung mga play, nag-trending sa TikTok yun. So, hindi ko binabash ang mabs, tinatama ko lang kasi nakita ko yung mali. So, para lang yun dun sa mga nanonood na bata, para makita nila kung ano yung mali at tama nila, may apply nila sa loob ng court. So, yun, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Okay.